Verse 16, letter B. I will live with them and walk with them. I will be their God and they will be my people. Titira ang Diyos sa'yo. Amen. Amen. In Ezekiel 37, verse 27, my dwelling place will be with them. Anong dwelling? Tirahan ka na ng Diyos. Amen. Dwelling place. I will be their God and they will be my people. Meaning, we, the believers, is the sanctuary of the Holy Spirit. Amen. Sanctuary. Ano yung sanctuary? Temple. Tirahan ka ng Diyos. Amen. Amen. Tirahan ka. At sinabi dito sa verse 17, therefore, utos ng Diyos ito, kapatid, come out from them and be separate. Mm-hmm. Sabi ng Diyos, utos ng Diyos ito, kapatid, sa iyo at sa akin. Amen. Sinabi dito ng Diyos na iwasan mo sila. Umalis ka sa kanila. Hallelujah. Amen. Amen. Sa mga unbelievers. At umiwalay ka sa kanila. Be separate. Amen. Amen. Bakit na ganun ang sinabi ng Diyos? Be separate. Lumayas ka. Because there may be problems. Amen. May dispute. Mayroong pagtalo-talo. There is no help will be coming from them. Amen. Yung mga unbeliever, magkikipagtalo ka sila sa kanila. There's no, it's not worth it ang ibig sabihin. Amen. Amen. But rather destruction ang ibigay sa'yo. The Lord called them dogs and pigs. Wow. Those unbeliever, masakit kapatid. Amen. Pero yan ang totoo. Amen. In Matthew 7:6, basahin mo yun kapatid. Sa Matthew 7:6, tinawag ang Diyos ang mga unbelievers, they are dogs and pigs. Amen? Amen. Sabi sa Matthew 7 verse 6, do not give dogs what is sacred. Amen? Yeah. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Amen. Hallelujah. Yun ang message sa Matthew 7 verse 6. Amen. Amen. Say.